minsan, kapag sobra tayo nasaktan ng pag-ibig, nawawala na tayo ng ganang magmahal ulit. Parang feeling natin, enough na yon. Hanggang doon na lang, tama na. Nagiging negative tayo sa mga bagay-bagay. Iniisip mo na magtitiwala pa kaya ako ulit or tama na. Ito ang story ni Hazel na isang single mom at ayaw na sanang magmahal ulit. Pero mukhang bothered siya. Kaya mukhang nagsisimula na siyang magmahal ulit. May bumabalik sa kanyang past. Nung hindi pa siya nai-inlove ng todo, nung mga panahong ang puso niya ay bagets pa. Yung lalaking minahal niya before, nung bata pa siya, ay nagpaparamdam ulit ngayon at todo effort. Kaso nga lang, hindi niya sure kung ready na ba talaga siya or dapat nang matauhan. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Gandang umaga, Miss Cara. You can call me Hazel, isang proud single mom. 7 years old na ang anak ko, bali yung business ko yung mabuhay sa aming dalawa. Hindi ako pinanagutan ng last boyfriend ko. College kami nun. Ngayon, masaya naman kami. Okay lang naman na wala akong karelasyon. Kaso lang, may bumabalik. Meron akong naging boyfriend nung high school. Siya yung first boyfriend ko. Nakita niya daw ako sa Facebook, kaya chinat niya ako. Nakwento niya na 1 year na silang magkahiwalay ng girlfriend niya. Namiss niya daw ako. Hanggang sa, ayun, sabi niya, gusto niya daw akong ligawan. Natutuwa naman ako sa kanya kasi pulis na siya. Kaso lang, nakadistigno siya ngayon sa malayo. Kilala ko naman siya, kaso nandito pa rin kasi yung takot na mangyari ulit sa akin yung dating ginawa ng last boyfriend ko. Nakwento ko naman sa kanya yon, pero sabi niya hindi para gawin yun sa akin. Kaya pinapadala niya ako ng food and flowers, napaka-effort niya lagi. Kaso lang nandito pa rin yung takot na pumasok sa isang relasyon. Gandang Cara, ipush ko ba to kahit na may takot akong nafe-feel? Push ko ba to? Kahit may takot ako nafe-feel? Sabi ni Hazel. Sige, tignan natin kung ipupush nga ba. Or wag ipush. Basahin natin ang comments dito sa ating Facebook Live. Energy FM 106.7. Comment ka na, baka may gusto kong sabihin. Sige, magbasa tayo ng ilan sa mga comments. Sabi dito, proud 17 years single nanay ako. Ayoko na mag-asawa ulit. Ayoko na masaktan ulit. Anak lang sapat na. Oh, sabi ni Rovizel. So parang in a way sinasabi niyang dapat anak lang sapat na. Push na ate. Malay mo, siya na talaga ang right para sa'yo. Sabi ni Melody. Hi, Ate Cara. Para sa akin, never stop loving someone. Hindi mo na mapipigilan yan eh, sabi ni Angie. Aww. Love is taking the risk daw po, pero kung feeling mo hindi mo kayang i-handle yung takot at makakasakit ka ng feelings ng iba, wag na muna po, sabi ni Rosa. So, i-weigh mo daw muna, parang ganun, no? Just open your heart to be loved in return. Oh, pak, sabi ni Mami Vanji. Open your heart daw. Naku, ito naman sabi dito. Huwag mo nang i-push kasi baka masaktan ka ulit. Focus ka na lang sa anak mo, sabi ni Lorena. Aww, huwag na daw i-push. Kung pareho naman kayong single at mahal niyo ang isa't isa, go, sabi ni Mami Cynthia. Bakit naman hindi kung gusto mo siya?
pag hindi ka sumugal, talo ka. Malay mo, siya na pala ang para sa'yo, sabi ni Ate Letty. Malay mo daw. Push na, paano mo malalaman kung honest at love ang kanyang nararamdaman? Ano, bata ka pa, try and try to love again and pray more. Sabi ni Nene, kung ukol sa'yo, pwede. Pero pag di mo na feel, wag na lang. Oh, mabilisan. Oo nga naman. Pag pwede, pwede. Pag hindi, hindi. Sabi ni Ate Elisa, give love a chance. Pero timbangin mo kung ano ang mas matimbang. Love or suffering and doubts. Oh, sabi ni Jasmine, okay lang ating ma-inlove ulit, basta huwag mong pabayaan ang anak mo at ibigay mo ang oras mo sa kanya. Sabi ni Marilu. Alisin mo 'yang takot mo, subukan mo lang. Sabi ni Seni. O, ito naman one word lang. Push mo na 'yan. Sabi ni Ruby. O, ito rin, one word lang din. Huwag matakot sa pagmamahal. O, sabi ni Tin. Kung ano nasa puso mo, sundin mo. Get out, sabi ni Ella. Get out daw. Nako, pero may kumontra. Pag doubtful, don't pursue, sabi ni Ate Arlene. O ito, final say. Love is a decision, sabi ni Jensen. It's true. Love is a decision. Kasi pag na-feel mo yon, pwede mo siyang pigilin or pwede mong i-continue. So, nasa sa'yo yan. Alam nyo, mahirap naman talaga maging single mom eh. Kasi andyan na lahat ng insecurities mo as a person. Kasi feeling mo may anak na ako, dapat iba na yung priorities ko, or may anak na ako, bihira na ang tatanggap sa akin ng ganito, di ba? But learning about dating when you have kids can help you enjoy the experience. After all, you're human. Mafe-feel at mafe-feel mo yan along the way, lalo na pag may nagparamdam. Hindi mo pwedeng pigilan yan kung yun yung nararamdaman mo. And you deserved to be loved. You deserve it. You deserve happiness. Siguro it's all in the mind. At kailangan mo munang labanan yung mga takot mo. Cause how can you live a happy life kung lagi kang may fears? Kahit hindi bilang single mom yun ah. Sa lahat ng bagay, pagtakot ka, paano ka mag-go on? Pagtakot kang sumubok. Though we understand na kapag ikaw ay may trauma, mahihirapan ka talaga. Pero paano mawawala yung trauma kung hindi mo lalabanan, kung hindi mo rin tutulungan ang sarili mo? Paano? Wala. It will just go on and on and on. Pag hinayaan mo yan. So, minsan may mga nangyayari sa buhay natin na alam niyo yung mga unexpected love or may mga nangyayaring akala mo hanggang dito lang yung buhay mo pero biglang may darating, biglang may mababago. Nangyayari yun eh kasi life is full of surprises. At wala tayong magagawa dun para pigilan yun. Papasok at papasok natin sa buhay natin yun. Yung mga surprise na ganyan. And then, ito na nga. Dumating. Kailangan mo ring maging masaya, Hazel. Kasi kailangan mo ring i-reward ang sarili mo. Kasi mabuting ina ka naman. Para maisip mo yon na pigilan ko na lang para sa anak ko. Grabing sacrifice yun na. Napakabuti mong ina. Para maisip mo na isuffer na lang yung sarili mong kaligayahan or isacrifice yung kaligayahan mo dahil mas gusto mo mag-focus sa anak mo. And
valid naman yun. Why? Kasi bata pa yung anak mo eh. Tama naman na mag-focus ka talaga sa kanya. So, ito na lang ang masasabi ko. If ever na talagang na-fall ka na sa manliligaw mong yan, sa ex mo, nung high school ka pa, at hindi mo na mapigilan, take it slow. Kilalanin mo. At hayaan mong kusa na magmahalan kayo. Huwag mo ipilit, huwag kang magmadali, huwag kang ma-pressure. Hayaan mo lang na kusa yung flow. Para alam mo kung ano talaga yung mangyayari, di ba? At alam mo kung talaga makakapaghintay siya at matatanggap ka niya. Kasi kung talaga namang seryoso yan sa'yo, eh, hindi lang hanggang flowers at chocolates. Ako kasi hindi ako doon nakabase eh. Pag may effort sa flowers and chocolates. Kasi pwedeng bilhin yun, pwedeng gawin yun. Diba? Pero yung waiting, yun yung mahirap labanan. Kaya ba niya maghintay? Ano pang effort na nabigay niya sa'yo? Hintayin mo. Kilalanin mo ng husto para hindi ka na magkamali. At dapat mamahalin din yung anak mo. Number one yan sa mga single moms. Hindi pwedeng ikaw lang ang mamahalin niya. Dapat dalawa kayo. So kung nililigawan ka niya, dapat nagsastart na rin siyang ligawan yung anak mo. Mahalin yung anak mo. Kasi kung siya makakatuluyan mo in the future, kailangan solid yung pagmamahal niya sa anak mo kasi kayong tatlo yung magsasama eh. Diba? Napaka-importante nun. At aminin natin sa mga single moms, nagiging marupok tayo pag mahal yung mga anak natin, 'di ba? Minsan nga kahit hindi ka na ano eh, kumbaga kahit hindi ka na mas pansinin eh, mas minamahal yung anak mo, okay ka na dun eh. So wait ka pa. Wait a little more. Trust a little more and love a little more because you deserve it. Isa lang ang buhay mo. Tandaan mo 'yan pag lumaki na yung anak mo. Baka maghanap ka din at manghinayang ka. So, take it slow. Damdamin mo or namnamin mo kung ano ba yung sinasabi talaga ng puso mo. Wait ka lang at huwag kang magmadali. At yung mga takot mo, kailangan mo talagang labanan yan. Change your fears into hope. Sincerely, Kara.